Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko nang makaramdam ako ng lamig. Ang unok na ninagan ay ang makapal akong farter na nakabalot sa akin. My forehead creased and I immediately rolled my eyes around the room. Napalunok ako na maalaala ang mga nangyari. Galing sa pagmamasid sa buong paligid ay dumapo ang mga mata ko kay Lucio. The bed is huge, probably his bed. Ang layo niya sa akin. Lucio, mahinang tawag ko sa kanya at hindi ako makapaniwala dahil kagad siyang napumulat. Mahina ang pagtawag ko kaya hindi ko kalain magigising siya kagad. Your head is still hurting? Medyo paos niyang tanong habang kapikit-pikit pa dahil sa bigla ang pagkagising. No, mahinang sambit ko. He's too far from me. Hug, mahinang sambit ko. Saka ako na mismo ang lumapit sa kanya. I felt him stiff because of what I did, but I don't care. Inunan ko ang ulo ko sa isang braso niya, saka sinagsig ko ang mukha sa kanyang dibdib. Hindi niya ako niyakap, kagaya ng dati niyang ginagawa, kaya napahinga ako ng malalim. He's not done yet about proving something that I don't need. Hey, mahinang sabi niya, pero mas nilapit ko ang katawan ko sa kanya. In this way, I felt the warmth that I needed. I'm cold. Mahinang bulong ko. Malutong siyang napamura at matapos yun ay naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin na mahigpit at siya na rin mismo ang nagbuo ng mukha ko sa kanyang dibdib. This is what I want. This is what I love. Muli na naman akong dinalo ng antok at sa pagkakataong iyon, ay masumimbing ang tulog ko. I am not sure, but I think I have a smile plastered on my lips that night while hugging him. Masyado itang napahimbing ang tulog ko at tuwang nagising ako kinaumagahan ay kagad ako napadaing sa sakit ang ulo ko. Nanatili ako nakapikit habang paikot-ikot ang higa sa malambot na kamang hinihigaan ko ngayon. Ilang sandali pa ay narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Kaya doon ko dahan-dahan binuksan ang mga mata ko para tingnan iyon. My lips parted when I saw Lucio coming in. Dahan-dahan ako umupo galing sa pagkakahiga habang nakatingin sa kanya. Napapikit pa ako ng bahagya dahil sa sakit ang aking ulo. Pero naging maayos rin naman kalaunan. Anong oras na? Mahinang tanong ko. Dahan-dahan siya lumapit sa kama at nalapag niya ang apat na malalaking paper bags sa paanan. Kaya sinundan ko iyon ang tingin. Sabado ngayon, alam ko. It's 9:30. Her clothes came, sabi niya. Kaya napalunok akong muli. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nito ako ngayon sa siyenda at ito mismo sa kanyang kwarto. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Hindi ko inaasahan ang bigla niyang pag-upo hindi kalayuan sa akin. At tapatubid na lang ako ng upo nang pakiramdaman niya gamit ang likod ng kanyang palad, ang lieg, pati ang noo ko. I'll tell the maids to bring your breakfast here, sabi niya. Saka mabilis lumabas, nakatunga nga lang ako sa kanyang kinawa. Sobrang lakas ang kabog ng puso ko at masalo itong nagbibigay ng dahilan para mas sumakit ang ulo ko. Natulala lang ako habang nakatingin sa malaking flat screen TV sa loob ng kwarto. Bumalik ang aking ulirat ang malisiyan pumasok. Uuwi. Let's stay here for a while. I still have some errands to do. Putol niya sa sasabihin ko habang tiningala ako at siya nasa pintuan pa rin. But after my work's here, let's go back together. Just 3 or 4 days. Sabi niya. Kaya kinagat ko na lang ibabang labi ko. Hindi ako makasagot dahil payag rin naman ako. Ilang sandali pa ay sabay kaming napalingon sa pinto nang biglang may kumatok. Sino siya nagbukas ng pintuan kasi nasa malapit lang siya. My eyes widened when I saw Ate Gina holding a tray of food. Magandang umaga po. Ito na po ang pagkain, senyorito.
naiilang at nahihiyang sabi natin, Gina, ni hindi malang dumapo ang kanyang mga mata sa akin. Just put it in the table and leave. Lucio coldly said. Sundan ko ng tingin na mabilis sa paggalaw ni Ate Gina hanggang sa makaalis siya. Nakakailang na makita dito ang mga naging katrabaho ko and they are still here. Parang kailan lang, hindi ako makapaniwalang ilang taon na rin ang lumipas. Matagal na pala. We can go to the hospital later for a check-up. What? I am that sick. Angal ko kaagad. Pero bagka lang niya akong tinaasan ng kilay. Just to make sure. No, giit ko. Kaya tahimik niya na lang na kinuha ang pagkain sa lamesa sa sala set ng kwarto at dahan-dahan na nilapag sa aking tabi. I saw two sets of breakfast. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi pa rin siya kumakain. Mabilis siyang umupo at sa pagitan na namin ng mga pagkain. Nahulid ka pa ang kanyang tingin sa akin. Kaya bahagi ako na panguso bago ko binalik ang tingin ko sa mga pagkain. It's a soup and a sandwich. May fresh orange juice pa rin. I'll visit the plantation later. You'll stay here. Sabi niya. Kaya napakunot ang aking noo. What? Nasabi ko at bahagyang gumalaw para maharap siya. Kaya naalis sa comforter na tumatawan sa hita ko. Ngayon ko lang napansin na malaking puting t-shirt lang pala ang suot ko ngayon. At naki-Indian seat ako. Kaya napatingin siya sa akin at muli nagtama ang aming mga mata. Eat and change your clothes. Mas lumamig ang kanyang tono ng boses. Kaya napanguso ulit ako. Nakaramdam ako ng pagkauhaw. Kaya kinuha ko orange juice. Saka kinalahati ko kayo kagad. Wala akong ganang kumain. Pero gutom ako. I don't like soup and sandwiches. Tinignan ko lang ang mga pagkain. Habang hawak ko ang juice, iba't iba mga pagkain ang pumasok sa isip ko. Kaya mas talo akong nakaramdam ng gutom. Eat! Gusto ko ng sinigang. Sabi ko kalaunan, sabay tingin sa kanya. Napakulot ang kanyang noo doon. Sinigang? Yung maasim. Gusto ko ng sinigang. I don't want this. Sabi ko, sabay turo sa mga pagkain na sa harap namin. Hindi ako maarte sa pagkain, pero ngayon, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Later, try to eat even a sandwich, sabi niya, pero umiling lang ako, saka mabilis ang inubos ng tirang juice sa baso, bago ako tumayo. Unod ang kanyang noong tumayo na rin lang, he towered over me so I looked up. Hindi ko alam kung anong itsura niya ngayon. I just don't look nice. I am sure of that. What is it? Sinigang? Yes, sagot ko, sabay daing, kasi biglang kumirot ang ulo ko. Mabilis akong napapikit dahil sumunod ang pagkahilo. Kagad ko naramdaman ang mabilis ang pagdalos sa akin. Kaya dumipende ang bigat ko sa kanya. His strong arms encircled on my waist and his nose rested on my right cheek. What's wrong? Nag-aalala na may halong lambing. Natanong niya, kaya umiling lang ako. Mabilis niya akong binuhat na parang sa bagong kasal, sa kadahan-dahan na pinahiga sa kama. I'll call a doctor, sabi niya, pero umiling lang ako, sabay pikit na mariin. Migraine, probably. Madalas kasing laptop ang kaharap ko nito mga nakaraang araw. Kailangan ko na ito magpa-check up ng mata. No, padayang nasambit ko. Kaya rinig ko ang malakas ng pagbuntong hininga. You're cold. Is it that painful? Tanong niya na hindi ko na nasagot. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na. Inuna niya ako sa mga hita niya. He slowly combed my hair. At hindi ako makapaniwala na sa simpleng ginawa niya, unti-unting napawi ang sakit ng ulo ko. Muli na naman ako dinalaw ng antok. At hindi ko na napigilan ang sarili ko na matulog sa mga oras na yon. Kahit kagigising ko pa lang, tuloy na ako nilamon ng antok at makalipas ang ilang oras ay nagising ako dahil sa naririnig na ingay. Ipadala mo dito mga papeles na kailangan ko impirmahan. I'll sign it immediately. I can't travel yet to attend the meeting. Soon I will.
Nakita ko si Lucio na walang damit pang itaas sa veranda. Kasalukuyan siya ay kausap sa phone. Kaya dahan-dahan akong bumangon para pagmasdan siya. "I can't travel yet and I can't leave this place," he said. Nakakasilom ang sikat ng araw na galing sa labas. Pero kahit ganun, ay pilit ko siyang pinagmasdan. Humahap din na rin ang mga mata ko dahil sa tagal ng pagtulog ko. Nang mapanungan siya sa akin, ay kaagad na nagtama ang mga mata namin. "I'll talk to you later again, just to what I said," mabilis siyang sabi sa kausap, sa kadahan-dahan na binaba ang cellphone. Napulunok ako na mariin, saka nag-iwas ang tingin, lalo na noong nagsimula siyang pumasok sa loob. Nagpaluto ako ng sinigang, "Are you okay now?" Mahinang tanong niya, sabay upo sa paanan ng kama, dahil isang tangulang ang sinagot ko. "I feel so sticky. Ngayon palang alam ko, kailangan ko ng maligo. And I put your clothes inside the closet," dagdag niya, kaya napalingon ako sa isang pinto na tanda ko ay sa walk-in closet. "Lucio," mahinang sabi ko, sabay lapit sa kanya. "Hindi ko alam, pero gustong gusto ko, nasa malapit lang siya. I am not clingy, but I don't understand what's happening now." Nagulat siya sa naging galaw ko, pero sa una lang, pilit siyang upo ng maayos, kaya napapo ako sa kanyang hita. "I love his scent. What is your problem? Are you teasing me?" Inis at madiinhi ang tanong. Pero umilingon ako, bago dahan-dahan, na tumingin sa kanyang mga mata. At dahil nakaupo ako sa kanyang hita, ay magkapantay lang ang mukha namin. "I gulped when I look at his lips. Mas lalong kumunot ang kanyang noo, sa kabahagya akong binuhat, para sana paalisin doon, pero hindi ako nagpadala. Mahina siyang napamura, at napakagat lang ako sa ibabang labi ko. "You're acting cold. I am not so pleased, baby." Tila, nangihinang sabi niya, kaya napanguso na lang ako. Dahan-dahan kong nilapit ang mga labi ko sa kanya para mahalikan siya, pero kagad nang iniiwas iyon. Kaya imbis na sa labi ang mahalikan ko, ay sa pisingin niya iyon lumapat. Kagad ako nakaramdam ng inis. "I won't kiss you, not until you realize that I'm better. Lucio," inisasigaw ko, pero imigting lang ang kanyang panga. "You are such a tease," madiin na sabi niya habang umiigting ang panga. Kaya muli ko sana siyang hahalikan, pero umiwas siya ulit. "Lucio," inis-inis na ako, kaya napagalaw ako habang nakaupo sa kanyang hita, kaya napadiin siya at napamura. "Why won't you kiss me?" puno ng inis sa tanong ko. "Let's just get your food." "I hate you," madamdamin na sigaw ko. "I hate him for real. I just want a kiss." "Hinayaan mo ibang babae na halikan ka, tapos ako, hindi pwede." "Here we go again," tinapagod ang sabi niya, sabi buntong hininga pa. "I'll go home today," sabi ko, saka ako mga alis na mula sa pwesto ko, pero siya naman ang pumigil. His huge hand touched my butt and I let that. "You're acting strange," mahinang sabi niya, kaya napaibas lang ako ng tingin. Dahan-dahan ang dinikit ang kanyang ilong sa pisngi ko, saka dahan-dahan ito bumaba hanggang sa leeg ko. Napatingala naman ako para sa mabigyan siya ng espasyo, saka ako na rin mismo ang kumapit sa kanyang batok. Nakakakiliti ang kanyang hininga. "I love you," bulong niya, at matapos yung ibulong iyon, ay mabilis akong hinalikan sa mga labi. I was shocked. Gulat ako sa halik niya, pero mas nagulat ako sa kanyang sinabi. I did not respond to his kisses, so he stopped. "What?" Putol na tanong ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ako makahinga ng maayos. "What?" tanong niya, saka unti-unting humisi. "What did you say? What is it?" Mas lalo ako nainis sa pamibiti niya. His hand started to caress my butt up to my waist. Humalakhak siya. Saka muli ako hinalikan sa labi. At sa pagkakataong iyon, ay mabilis ako nakabawi. "Why do you think I stayed with you? You think
I'll stay in your house for nothing. I did not leave your place. Think again, baby. Bulong niya habang pinapaulanan ako ng halik sa liig. Namasama ang mata ko sa sobrang saya. Is this real? He's in love with me. At last, he reciprocates my feelings. Lucio, don't talk. Just let me kiss you. Sabi niya. Saka muli akong binigyan na matagal at malalim na halik na siyang gustong gusto ko. I love him too, so much. Nothing happens. After we kissed, I showered because someone called in his phone. Matapos kong maligo, ay kagad kong tinignan ang mga damit na binili niya. I am not sure if he's the one who's really bought this because everything looks amazing at size ko lahat. Of course, he knows my size. I chose the simplest one, the thin spaghetti strap dress below my knee. Napanguso ako na hindi ako sanay sa ganito, pero wala akong choice kasi halos lahat ganito. Kung hindi dress, ay pants naman. No shorts. Nang lumabas ako sa closet niya, inabutan ko siya nakaupo sa kama at nakatutok sa laptop. Wala pa rin siyang damit pang itaas. Mukhang naramdaman niya kaagad ang presensya ko kasi mabilis siyang lumingon sa akin. Na magtama ang mata namin ay kaagad din sinara ang laptop niya. It's already lunchtime, sabi niya. Saka mabilis siya tumayo sa kama. Inis ang hakbang niya ang pagitan namin. Saka mabilis siya pinulupot ang braso sa baywang ko. He smirks before looking at me from head to toe, so immediately look away. Kaagad na yung pinato ang mga panga niya sa balikat ko. Habang natatawa ng mahina, kaya hindi ko na napigilan pa ang mga pangiti. He smells great, as always. He smells like me, bulong niya, at tapos singap na lang ako ng mahina. Lucio, sabay ko, kaya natatawa siyang lumayo sa akin. He's so tall. Napasimangot ako, pero nalikan niya ako sa noo na medyo matiin sa kabinitiwan. Tinignan ko lang siyang pumasok sa walk-in closet. At paglabas siya, ay may suot at siyang kulay puting damit. Your collarbones look so sexy, bulong niya, saka hinapit ako malis sa baywang. I'm hungry, sabi ko na lang. Did the underwear fit you? Tanong niya, kaya naningkit ang aking mga mata. What do you think? Balik tanong ko, pero ngumisi lang siya, na parang sobrang proud. Every day of this is heaven. Sabi kaming lumabas ng kanyang kwarto. Na makalabas kami, ay kagad kong nilibot ang tingin ko sa ikalawang palapag. Ang daming nagbago. Mas gumandaman siya na to. Mas naging maaliwalas tingnan. That's new, sambit ko na makita ang gold statue sa gilid. Marami pa akong pino na ng mga bago hanggang sa hagdanan. Kinakabahan ako at na-excite rin. Nakita ko kagabi ang mga kasama ko noong nagtatrabaho dito. At nahihiya ako sa kanila. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nang tuluyan kami makarating sa dulo ng hagdanan, ay mabilis kong namataan ang pamilyar na babae. Manong Celia, look at me for a second before he turned to look. Senyorito, dumating na po ang mga prutas galing sa plantasyon. Dinala ni Mang Tonyo. Sabi nito, Senyorito, I missed using that term. Senyorito, wala sa sariling bulong ko. Bigla ko narinig ang boses ko sa isipan nung tinatawag ko pa si Lucio ng ganoon. At ano na rin po ang pananghalian, dagdag ni Manong Celia, habang kay Lucio lang ang tingin. We'll eat in the garden, Lucio said, before guiding me towards the sliding door, directly to the huge garden of this mansion. Na makalabas kami, ay kagad na humalik sa balat ko ang preskong hangin. Napapikit ako ng bahagya sa kasinubukan kong sikupin mga buhok ko na tinatangay ng hangin. Pero hindi ko kaya. Lucio did it for me, so I smiled at him. I'll go to the plantation later. Maiwan ka dito, sabi niya habang pinaghihila ko ng upuan. Ha? Alma ko kaagad. I would rather go with him than stay here. Gusto ko sana makausap sina Tia Minda at Ate Gina, pero nahihiya pa ako.
Kaya panigurado, magkukulong lang ako sa aking kwarto. You'll stay here. Baka mahilo ka ulit. Kailangan na talaga natin pumunta ng hospital para ma-check up ka. Sabi niya, sa kamarahan na umupo sa tabi ko, kaya mahina akong umiling. Sa mata ko siguro, I need an ophthalmologist. Sagot ko, kaya napakunot ang kanyang noo. Lenses? Tanong niya, kaya nagkibit-balikat lang ako. Talmaski ako, ay hindi ko rin alam. Katigil kami sa pag-uusap, nang kapo namin matanaw ang mga katulong na papalapit. Apat sila, si Ate Gina, Ate Yaminda. Tapos, ang dalawa naman ay bago sa akin. Kagad napalaki ang mga mata ko at ganoon na rin si Ate Gina. I missed her. She became my best friend before. Isa-isa nilang nilapag mga pagkain sa lamesa sa harapan namin. Nanuyo ang lalamunan ko at gusto ko silang batiin pero wala akong masabi. May pag-uutos po ba kayo, senyorito? Magalang na tanong ni Tia Minda. Nang mapatingin siya sa akin, ay kagad ko siyang initian na ikinagulat niya. I want to talk to them, si Ate Gina at Tia Minda. I miss them. Sandali po, mahinang sabi ko. Farah, kumusta ka na? Tanong ni Ate Gina, kaya mas lumaki ang ngiti ko. Kita ko ang galak sa mukha niya, kaya tatayo sana ako. Pero mabilis akong hinawakan ni Lucia sa biwang, kaya hindi natuloy. She needs to eat first. You can go now. Utos niya sa mga katulong. Kaya nataranta silang lahat at kaagad na umalis. Napaawang na lang ang mga labi ko bago ko nalungan si Lucio. You are rude, sambit ko. Pero kanunutan lang niya ako ng noo. Am I? Nakataas kilin na tanong niya. Kaya napatungo ako. The first time I saw you, I could clearly remember how rude you are. Sambit ko, kaya mas tumaas lang ang kanyang kilay. Pero kita ko nang tuwa. Did that even fire you? Sambit niya, kaya napasinghap ako. Because you want my... Here we go again. Just eat. Sabi niya, kaya ako naman ang tumawa ngayon. Nagliningling ang mga mata ko na makita ko ang sinigang ng gusto ko. Siya ang kumuha ng sinigang para sa akin. At tumatanggap ko iyon, ay kagad ako humigup ng sabaw. The satisfying feeling made me smile so wide. I ate a lot, literally. Lang scoop ng rice ang naubos ko at napansin ko na lang ang dami ng kinain ko noong patapos na ako. Nang lingunin ko si Lucio, ay kasalukuyan niya akong pinapanood. Did I eat a lot? Tanong ko, kaya napatango siya. Probably you're hungry since last night. Sambit niya, kaya marahan na lang akong tumango. Bago uminom ng tubig. Matapos ko uminom ng tubig, ay tumayo ako. Napatingala siya para sundan ako ng tingin. Saka mabilis ay hinawakan ang baywang ko. His hand fell on the top of my butt, so I look at him. I'm sleepy, sabi ko, kaya tamad siyang tumayo. Inaantok talaga ako. Hindi ko alam, dalbas sa malamig na hangin, o sadyang pagod lang talaga ako. Ang daming nangyari kahapon, kaya hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ng pagod. Nalapit niya ako sa kanyang katawan, sa kadahan-dahan na hinawakan ang magkabilang pisngi ko gamit ang dalawang palad. I did not have the chance to finish what he wanted to say because he gently brushed his lips on mine. Kaagad na naglakbay ang kuryente sa buo kong katawan. Para akong kinikiliti sa kanyang mga halik, kaya hindi ko na naiwasan pantugunin iyon. I kissed him back with so much gentleness. So, I immediately encircled my arms on his nape while still kissing him. The wind is still blowing my hair, but I am enjoying his kisses. Unti-unting bumaba ang mga halik niya sa panga hanggang sa leeg ko, kaya mabilis naman akong tumingala para pagbigyan siya. Lucio, not here, sabi ko. I'm so proud of you. You did very well in life. Sabi niya, habang nananatili ang labi niya, malapit sa labi ko. Tears immediately pulled around my eyes because of what he said. Lucio, all you need to do right now is stay. Stay with me
for the rest of your life. Bulunya, sa kamali ako inatake ng mababaw na halik. Ramdam ko, sarasaring emosyon sa mga halik niyang iyon. Kaya hindi ako nagmatigas pa. I am so happy. Sobrang saya ko. Hindi ko masukat ang kasiyang nararamdaman ko sa ngayon. I love you so much. Sabi niya, I know, you know what I feel, Lucio. We shared hot kisses, full of love in the garden. Sobrang umaapaw ang emosyon ko sa mga oras ito. Ayoko na umalis sa kanyang tabi. I want to stay with him. I will indeed stay with him. Lucio, nangihinang sabi ko, saka napasandal ako sa kanyang dibdib. In our room, he said, so I nodded. He was about to carry me, but we heard a loud voice, which made us stop. So, you are here now. Sabay namin nilingon ang sumigaw. Napaubang ang labi ko na makita si Jean na todo ang ngiti habang papalapit sa amin. At na makita niya ako ay mas ngumiti lang siya. Oh, you brought your queen, he said. What are you doing here? Lucio said to his friend. Why? May gagawin kayo? Go, you can do it. Don't worry about me. I just want to confirm if you're really here, since that is what I heard. I thought it's not true, cause it's impossible. Since Farah would come, but I think I was wrong. By the way, congratulations in advance, sabi niya, kaya nakaramdam ako ng hiya. I'll talk to him first. Wait for me in the living room. Mahinang bulong ni Lucio sa akin. Kaya dandahan akong tumango, saka humiwalay sa kanya. Sige, sabi ko naman. I'll be quick, sabi niya. Sabi halik sa noo ko. At pagkatapos yun, ay lumapit na siya kay Jean. At ako naman, ay dahan-dahan na naglakad. Papasok sa loob ng mansyon. The huge living room welcomed me. Bumalik bigla sa isip ko ang mga alaala ko doon sa lugar na ito. I smiled a little bit while roaming in my eyes around. Dahan-dahan ako umupo sa malambot na couch habang nakatingala sa chandelier na malaki. It's new. I mean, ibang chandelier noon. Nagkatrabaho pa ako dito. Habang nagmamasid, ay biglang dumaan si Tia Minda. Kagad akong tumayo saka lumapit sa kanya. Tumigil siya na makita ako. Gulat siya nung una, pero karaunan ay ngumiti rin sa akin. Sandali ko siyang tinitigan. Medyo kulubot na ang kanyang balat at may ilang puting buhok na rin siya. Tia Minda, mahinang sabi ko, kaya dahan-dahan siya lumapit sa akin. Farah, iha, kumusta ka na? Hindi na ako nagkaroon ng balita sa inyo, sabi niya. Maayos naman po, Tia Minda. Kayo po, tanong ko, na siyang dahilan para tumawas siya ng konti. Dito pa rin, mabuti nga at hindi nasisisante. Hindi ko akalain, makikita kita. Teacher ka na, Farah? Sunod-sunod niyang sabi at isang tango lang ang naisagot ko. Farah, oh my God, kanina pa ako nagpipigil. Hello, naalala mo pa ba ako? Sabi, nang biglang sumulpot na si Ate Gina, kaya tumawa ako. Kagad siyang kumapit sa braso ko. Shocking talaga ang nangyari kagabi. Oh my God, parang may himatay ako sa sobrang kulat. Noong makita ko na ikaw ang kasama ng senyorito, noon ko pa talaga napapansin na may something eh. Oh my, malakas siyang sabi, kaya napakagat ako sa aking ibabang labi. Ate, ang ganda mo, mas gumanda ka lalo. Ilang taon ka na? Matagal na ba kayo ng senyorito? Sabi na eh, mula kasi, nung umalis ka, hindi na nagdala ng babae dito sa senyorito. Shocking talaga, ang ganda mo. Hindi ko alam ang sasabihin ko at hindi rin ako makasagot, lalo na dahil sunod-sunod, ang malakas yan ang pagsasalita. Kwentuhan mo naman ako, Farah. Ano, paano, at kailan ang simula? Dali na. Niyug-yug na Ate Gina ang balikat ko, kaya natawa ako. Hindi na ako makasingit, at kulang na lang ay sabunutan niya ako. What are you doing? Isang malamig na boses, ang bigla ng salita, kaya dali-dali akong binitawan na Ate Gina.
At ang nginig siyang tumabi kay Tia Minda na natahimik na rin. Kanina kasi, tumatawa pa siya. Mabilis ko nilungan si Lucio. Nakasunod ko yung naglalakad palapit sa akin. He's so rude. So rude. Puna ko kaagad na makalapit siya. Kaya bumaling sa akin. What? He asked. So I turned to Ate Gina and Tia Minda with a kind smile. Mamaya na lang po ulit. Sabi ko, kaya sabi silang yumuko bago umalis sa harap namin. You are so rude. Sabi ko ulit. Pero imigot lang ang kanyang mga mata na kinatawa ko. I thought you're leaving. Plantation? Tanong ko. Pero nagkibit-balikat lang siya. Tomorrow, sabi niya. Sabay habit sa baywang ko. My waist looks so small. Ang laki kasi ng kanyang kamay. He gently planted small kisses on my cheek before hugging me a bit. Napatawa ako sa kanyang ginawa. He's clingy. I knew it. Since the first time we kissed, siya talaga nag-i-initiate. Your hand, sabay ko, kasi umakit ang kanyang dalawang kamay patungo sa aking dibdib. Natawa siya na mahina doon, pero hindi tinanggal ang kamay. Like he's telling me that he owns me. Ilang sandali pa, ay napasingap na lang ako sa kanyang ginagawa. Lucio, sabay ko, pero ngisi lang ang kanyang sinagot. Let's go up, bulong niya. Kaya nangihina akong tumango, habang dinepende na ang bukong katawan sa kanya. Mabilis niya akong binuhat, na parang si isang bagong kasal. Dito na po nagtatapos ang part 30 ng ating kwento. Marami pong salamat. God bless everyone.